Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo, the Gospel of Matthew, chapter 3. Babasahin po natin mula verse 1 hanggang verse 12. Mateo, kabanata 3. Okay, kung nakita na po ng lahat, ay sundan niyo na lamang po ako ng tahimik sa pagbabasa. Nang mga araw na iyon ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isayas nang kanyang sabihin, "Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." Si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ng isang pamigkis na balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. Pumunta sa kanya ang mga mamamayan ng Jerusalem at ang buong Judea at ang buong lupain sa palibot ng Jordan. At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Verse 7, ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduseo ang nagdatingan upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. At huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy." Verse 12, "Nasa kanya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamali. Subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay." Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita sa umagang ito. Bilang introduction or overview sa pag-aaral natin sa umagang ito ay, di ba, katatapos lamang ng makabalik ang nung nakaraang pag-aaral natin, ay pinag-aaralan natin na bumalik ang pamilya ng Panginoong Hesukristo sa Nazareth at Galilea at doon siya lumaki. At ito ay na-discuss or napag-aaralan natin sa sermons ni Brother Isagani sa Book of Mark. So medyo kung mapapansin po natin, ang Matthew at Mark ay may magkahawig po ito. Although ang Matthew ay halos doble ang kapal nito kaysa sa Book of Mark. Kung kaya't sa ibang doon sa account ni Mark ay hindi po nabanggit yung ibang binanggit dito sa binasa natin ngayon. Napag-aralan na rin po natin sa mga nakaraang preaching ni Brother Isagani yung pangangaral ni pagbabautismo ni Juan Bautista at yung pangangaral ni John the Baptist. Yung kanyang description, yung katuparan ng pangako ng Diyos sa prophecy ni Propeta Isaias, at yung description ni Juan Bautista. Dito po sa magfo-focus po tayo sa verse 7 hanggang verse 12 dahil wala po ito dun sa Book of Mark na naipangaral na ni Brother Isagani. So, magfo-focus po tayo sa verse 7 hanggang sa verse 12. Sa mula verse 1 mula verse 1 and 6 na discuss na po ito sa exposition sa Book of Mark, mula verse 7 hanggang verse 9 ay nandito po yung nagpakita yung mga religious leaders at
sila ay tinatawag na Pariseo at Saduceo. At mula verse 10 naman hanggang verse 12, ay ito naman po ay tumutukoy sa impending judgment for lack of true repentance. Sa verse 7 to 9, ang mga religious leaders na ito na tinukoy ni Mateo, Pariseo at Saduceo po, sila ay binabalaan dahil sa kanilang huwad na pagpapabautismo o pagsisisi. And verse 10 to 12 naman ay ang babala sa nalalapit na paghuhukom dahil sa kawalan ng tunay na pagsisisi. Meron pong apat na bahagi ang ating mensahe sa umagang ito, pero hindi po natin, maaaring ituloy po natin ito sa susunod na pag-aaral, ang apat na katotohanan. Una, sa binasa natin sa mula verse 1 hanggang 12, una po ay nalalaman ng Diyos ang tunay na pagsisisi at kung ano ang hindi. Ang ikalawang punto naman po ay merong paghuhukom laban sa huwad or peke na pagsisisi. Ikatlong punto, ang Panginoong Hesukristo mismo ang magagawad ng hatol sa bandang sa araw ng paghuhukom. At ang ikaapat ay ang nature or ang katangian nitong paghuhukom na ito. Anong klaseng paghuhukom ba itong daranasin ng mga may huwad or peke na pagsisisi? So, Lord willing, ay matalakay po natin at least yung dalawang main points po. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito ay inihiling po namin sa pag-aaral, ang pagsama ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. O Lord, alisin po ninyo ang mga distraction sa aming paligid. O Lord, tulungan niyo po ang inyong mga tao mag-focus sa inyong salita at hindi nawa kami matangay ng mga alalahanin sa bahay, sa gawain, o sa paligid, Panginoon. O Lord, maasa kami sa inyong salita lamang. Ito po aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ang unang punto po ay nalalaman ng Diyos kung ano ang tunay na pagsisisi at kung ano ang hindi. Sa verse 6 po, ang sabi dito, sa verse 6, at sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. So, yung baptism po ay isa pong itong tanda, isa pong isang panlabas na pagpapakita ng panloob na katotohanan. It is an outward sign of an inward reality sa buhay ng tao. At sinasabi po dun sa verse 6, ano, nagpapahayag. Sa English, people confessed their sins. Ipinahayag. At nabanggit na rin ito ni Bro Isagani, yung confess sa wikang Griego po, ito po ay, ang ibig sabihin nito, sinasabi mo yung iisang bagay. Hindi ka nagsasabi ng dalawang bagay. Saying the same thing, ang ibig sabihin nun. Kunyari po, ganito. Yung confession or pagpapahayag ng kasalanan, isang illustration lamang po ay ganito. Kung ikaw ay nagugutom, talagang totoong nagugutom ka. At hindi mo sasabing, busog pa ako. Anong tawag doon? Yan po ay kasinungalingan. Hindi po totoo yung sinasabi mo. So ay taliwas sa confession. Taliwas po sa confession ang yung sinabi ng tao. So ang ibig sabihin ng confession ay saying the same thing. Yung ano yung totoo, yun yung sinabi mo. Kung totoong nagugutom ka, ay sinasabi mo, gugutom talaga ako. Kasi totoo naman, yun po ang ibig sabihin. At ang tunay na pagsisisi po ay kaakibat ng kanilang pagpapabautismo bilang tanda na sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya, kung kaya't nang dumating yung mga Pariseo, nakita sila ni John the Baptist, and as Juan na tagapagbautismo, sapagkat siya puspos ng banal na Espiritu ng Diyos, nalalaman niya o pinaalam sa kanya ng Diyos na itong mga taong to na dumarating, hindi sila tunay. Hindi sila tunay. Ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ipinaalam niya kay John bilang isang propeta na itong mga dumarating na taong to, hindi tunay ang kanilang pagsisisi o pagpapahayag ng kanilang kasalanan. At gusto lamang nilang magpabautismo
dahil sila ay gusto nilang maging maging okay sa paningin ng mga tao at ibinunyag yan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang salungatin or tuligsain ng mga taong ito sa later part ng aklat ng Mateo sa Matthew chapter 24-25. And then sinabi ni John the Baptist sa kanila sa verse 8, sabi niya, mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Ang pagsisisi ay kinakailangan na mayroong pong bunga. Meron talaga itong bunga. Hindi lamang sinabi natin kanina na outward sign, hindi lang sapat yun na nagpabautismo ka upang ipakilala na sumasampalataya ka sa Panginoon at upang ipakita na nagsisisi ka nga sa iyong mga kasalanan. Hindi sapat yun, kundi kinakailangan meron talagang bunga. Okay? Kung kunyari po, itong puno na to na nasa likuran ninyo, ito ay puno ng niyog. Okay? At obvious naman na puno ng niyog dahil yung bunga niya, namumunga siya ng niyog o buko. Okay. So, ganyan po ang sinasabi ni John. Sabi niya, kailangan magkaroon ng bunga ang inyong pagsisisi. Kasi ang pagsisisi po, nagsisimula sa puso. Nagsisimula po yan sa ating isipan. Ang definition ng pagsisisi ay pagbabago ng isipan or change of mind. Sa Greek po, yun po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Pagbabago ng isipan. Pagbabago ng isipan tungkol saan? Tungkol sa kasalanan. Tungkol sa kasalanan. Kung yung bagay na dating alam mong ginagawa mo kasalanan, ay binabago mo ang isipan mo at ito po ay inyo ng dating okay lang sa'yo pero ngayon ay hindi na. Nagkakaroon ng pagbabago. Yan po ang definition ng pagsisisi. And then, mababasa po natin dito sa verse 9, sabi ni John the Baptist, huwag niyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. So, meron pong babala dito, si Juan. At para po sa ating lahat, na yung nagtitiwala sila sa kanilang minanang paniniwala. Meron kasi silang tradisyon eh, meron silang minanang relihiyon eh. Ito yung pinagmamalaki ng mga Hudyo. Well, sa panahon po natin, lalo na sa ating mga anak o sa ating mga kapamilya na sanay na silang marinig ang mensahe nito. Narinig nila yung Reformed faith, narinig nila yung katuruan ng mga reformers, alam nila yung narinig nila yung doctrine katulad ng ginagawa natin dito. Pero hindi po isa pong mahalagang bagay maunawaan natin na lalo na sa mga anak natin. No, wag niyong isipin mga bata na lumaki kami sa Baptist, lumaki kami sa pananampalatayang ito. So, yung iba proud pa nga. At sa ibang religion, sinasabi nila, we are proud to be like this. Proud kami na ganito yung relihiyon namin. Pero sinasabi ni Juan Bautista, huwag niyong ipagmalaki kung ano yung inyong nakagisnang relihiyon. Sapagkat ang Diyos ay kaya niyang lumikha ng mga tunay na mananampalataya out of these stones sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. So, hindi po yan sa ating kinalakihan na relihiyon. And mere association does not save you. Hindi dahil na, yun nga, I think nabanggit ko na to before, no? Kadikit ko sila, or kamag-anak ko sila, nagsisimba sila doon, sama-sama na kami dyan, damay na kami sa ambon na mga blessing nila. Well, in the common grace of God, lahat ay nakakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Sapagkat wala namang karapat dapat sa biyaya ng Panginoon eh. Pero pagdating dito sa repentance, hindi po ito hawa-hawa. Na nagsisi na si mama, nagsisi si papa, damay na ako. Kahit hindi na ako magsisi kasi magkamag-anak naman kami. Hindi po ganun yun. It does not work that way. And sa verse 9, ang Diyos ay may kakayahang lumikha ng mga mananampalataya o ng mga taong tunay na sumasamba sa Kanya. Out of stone. So ito po'y babala sa feeling of superiority. Meron pa kasing superiority kung minsan din sa mga tao. Kahit pwedeng sa kalagitnaan po natin, sa kalagayan natin, na
na merong superiority dahil, ah, kami, nagbabasa kami ng Biblia, sila hindi. So, merong feeling of, ano, mas okay kami kaysa sa iba. Sana po ay hindi po tayo mahulog sa ganong patibong o ganong pagmamalaki sa ating puso. Lalo na kung sinasabi natin, tama itong aming pinaniniwalaan, ay maganda ang pakiramdam natin dahil doon. Sana po ay hindi ganon. At hindi dahil sa marami kayo o sa paramihan. Hindi po yun nadadaan dyan. Huwag po nating ilagay ang ating pagtitiwala sa ating association, sa ating group, o lakas ng grupo natin, o sa dami ng tao, hindi po. Tandaan po natin na ang Panginoon ay tumitingin sa totoong kalagayan ng ating puso. So, we better be sure that our repentance is true. So, ang question is, have you confessed your sins? Itong mga tao na to, na nakarinig ng pangangaral ni John the Baptist, dahil narinig nila yung preaching ni John the Baptist, kaya sila pumunta dun sa desert. At kaya sila nagpabautismo. Narinig kasi nila yung preaching eh. Kaya sila ay pumunta dun at nagpahayag ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pagpapabautismo. So tayo po ang tanong natin ngayon ay, tayo ba ay nagpahayag na rin ng ating kasalanan sa Panginoon, una sa lahat? At kung tayo ay tunay na sumasampalataya, tayo ba ay handa magpabautismo bilang pagpapakita sa mga tao na tayo nga ay na kay Kristo, nasa panig na tayo ng Panginoon? Isa pang tanong, nagsisi ka na ba sa iyong mga kasalanan? Sa makatwid, nakita mo na ba ang iyong kasalanan sa harap ng Panginoon? At nagpapatuloy ka ba sa pagsisisi sa iyong kasalanan? Hindi kasi ito po pwedeng sabihin mo na, nagsisi na ako dati, okay na yon. Hindi. Tayo ay, ang lifestyle ng mga Kristiyano ay nagpapahayag ng kasalanan. Preach na ito ni Brother Jeff last week, yung confession, sin and confession of sin. Yung ipinapahayag ba natin ang ating kasalanan? Yes, kung tayo ay sumampalataya, sabihin natin, sumampalataya na ako sa Panginoon. Pero patuloy ba tayong nagpapahayag ng ating kasalanan sa Panginoon? Kasapagkat patuloy pa rin tayong nagkakasala sa harap ng Panginoon. And then, sa verse 7, balikan natin sandali. Ang sabi doon, sabi ni John the Baptist, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? So, nilinaw lang ni Prophet John na meron talagang connection yung judgment at yung pagsisisi at judgment. Bakit ka nagsisisi? Kumbaga, naalarma ang mga pangataong ito, naalarma sila. Kasi nangangaral si Juan ng judgment eh. And then, siguro, nung nakita nilang nangangaral siya ng judgment, ayokong masama sa judgment, ayokong masama sa hatulan, kaya magpapabautismo na ako. Na para bang tinitingnan nila yung bautismo, na yun yung magliligtas sa kanila sa paghahatol ng Diyos, mali po. Hindi ko ano yung ginagawa ng tao, ritual man yan, ordinance or tinatawag nila na sakramento ba yan, ay na yan yung magliligtas sa'yo sa Panginoong Diyos. Kaya nga yung iba, talagang lumuluhod pa, yung iba ay talagang gumagawa ng panata, nagpepenitensya, sa pag-aakalang yun yung magtatanggal sa kanilang kasalanan. Sa pag-aakala na yun yung tunay na pagsisisi, hindi po yun ang tunay na pagsisisi. But again, lahat ng tao ay binigyan ng Panginoon ng ganitong uri ng consciousness. Ano po? Kaya sinasabi ni Juan na, nagsisisi kayo. Bakit? Dahil alam nyo na darating ang paghahatol ng Diyos, ano? Parang ganun yung sinasabi ni Juan Bautista. So, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Well, sa pagkatotoo na mayroong puot na darating, at ito yung associated sa judgment na igagawad ng Panginoon sa lahat ng mga makasalanan. Sa verse 10, ang sabi dito sa, punta tayo sa verse 10, ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Sabi niya, at
ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Yung pagputol dun sa punong kahoy at paghagis sa apoy, ito po ay sumisimbolo, naglalarawan ng judgment ng Panginoon na magaganap sa mga tao na merong peke na pagsisisi. Kaya, napakahalaga na siyasatin natin ang ating sarili. Meron, ang pagsisisi ba natin ay totoo? Kasi yung iba, nagsisi sa kanilang kasalanan, pero hindi pala totoo. Si Judas, nagsisisi eh. And outward pa nga yung kanyang pagsisisi, kitang-kita. Sabi niya, nagkasala ako. Sinabi niya ng bibig niya. Tapos, hinarap niya yung mga religious leaders. Tapos, sinuri niya yung pera nung binenta niya si Jesus Christ. Totoo kayang pagsisisi yun? Malalaman natin hindi, sapagkat sa bandang huli, nagpakamatay siya. Nag-self-medicate siya. Ibig sabihin, ay sinolusyonan niya yung kanyang problema. Pero hindi siya umasa sa Panginoon. So, lumitaw na peke ang kanyang pagsisisi. So, sa verse 10, yung simbolo ng paghuhukom ng Diyos, yung pagputol, no po, yung pagputol doon sa punong kahoy, ito po ay naglalarawan na merong point of no return, na kung saan ay merong punto na hindi na po pwedeng ibalik. Wala nang chance. After maputol yung puno na yon, kasi sabi sa ugat pinutol eh, sa mismong ugat pinutol. Kasi merong puno na pag pinutol mo yung itaas, katulad ng mga Indian tree, pag pinutol mo dito, tutubo pa rin. Kasi andun pa yung ugat eh. So may chance pa siya. Pero dito, yung ugat mismo yung pinutol. Eh kapag doon na mismo sa ugat ang pagpinutol, wala na po itong chance. So ito po ay pagpapakita sa atin na sa judgment, wala na pong chance. Once na dumating na ang tao sa paghukom, wala na siyang pag-asa pa. Kaya sa atin po, bilang paghahamon sa atin, tayo po ay buhay pa, meron po tayong chance. Tayo po ay gamitin natin ang huwag nating sayangin ang pagkakataong to. Gamitin natin upang tayo ay magsisi at lumapit sa Panginoon. And sinabi ni John doon, sabi niya, even now, sabi niya, ngayon pa nga lang, nakaamba na yung palakol doon sa puno, doon sa ugat ng puno. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ang paghahatol ng Panginoon ay actually nagaganap na. Even as we speak. Paano natin nasabi? Sapagkat ang tao po ay namamatay. Nung kahapon lang, meron kaming inattend na funeral service nung isang kapitbahay namin. And late, nung nakaraang linggo, di po ba, sa ating neighborhood? At everywhere, nakikita po natin. At iba't iba, pag tumingin tayo sa cemetery, makikita natin iba't iba yung age na nakalagay doon. Meron doon sa katabi ng puntod ng papa ko, meron doon katabik, matanda. Sa baba, nakalagay, baby pa. So, iba-iba po ang age ng tao. Which means, ang paghahatol ng Diyos ay dumarating sa hindi inaasahang oras at sa hindi inaasahang panahon sa buhay ng tao. Sabi ni John, even now, ngayon pa lang, sinasabi na niya, ang sabi niya, ngayon pa lamang ay nakaalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Marami na pong punong kahoy ang naputol, mga kapatid, mga kaibigan. And, ang sabi sa Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed unto men to die once, and after this is judgment. Isang minsan lamang mamamatay ang tao, at pagkatapos ng pagkamatay ng tao, ay hindi na po maghihintay ng 40 days. Hindi na po maghihintay ng ganitong period. Pagkatapos ng kamatayan ng tao, naroroon na ang paghahatol ng Panginoon sa kanya. Basahin po natin ang verse 2 Peter chapter 2 verse 4. 2 Peter 2 verse 4. Ang sabi dito, 2 Peter 2 verse 4. Ang sabi dito, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nang magkasala sila, sila'y ibinulid sa impyerno at nilagyan ng mga tanikala ng kadiliman
upang ingatan hanggang sa paghuhukom. Teka, ang sabi, balikan natin ano, ang sabi doon, yung mga anghel na nagkasala, tinapon daw sa, ibinulid sa impyerno. So nasa impyerno na sila. Pero, sila inilagyan pa ng tanikala at iniingatan, ibig sabihin, hindi talaga sila makakawala doon. They are kept there for judgment. Sabi, upang ingatan hanggang sa paghuhukom. Hindi pa po nagaganap yung final judgment. Pero as we speak, ibig sabihin, sa kasalukuyan, yung mga anghel na itinapon ay nasa impyerno na. At maghihintay din sila ng paghuhukom. And then, basahin natin ang isa pang verse. 2 Peter 2 verse 9. Punta lang po tayo sa verse 9. Kasi tinutukoy dito yung mga bulaang tagapagturo, mga bulaang mananampalataya, mga hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Sabi sa verse 9, kung gayon ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Pansinin po natin mabuti ito. Yun palang mga di matuwid na sila'y namatay, pinaparusahan na. So hindi po totoo yung sinasabi nilang soul sleep na natutulog lang daw yung kaluluwa, parang wala lang. Hindi po. Kasi malinaw, binasa na natin yung sa mga anghel na nagkasala at dito sa verse 9, mga tao naman po ito. Na yung mga taong nagkasala at hinatulan, nasa ilalim na sila ng kaparusahan. Sa ibang translation ay they are kept in punishment already. Bago pa dumating yung araw ng paghuhukom. Di ba yung si Rich Man and Lazarus, yung mayaman na matay, dinala na kagad sa impyerno. Samantalang si Lazarus, bagamat mahirap, pulube, ngunit siya ay binilang na matuwid ng Panginoon, nasa piling ng Panginoon ni Abraham. And so we can see, dito sa binasa natin na to, na ngayon pa lang, nagaganap na po ang judgment ng Panginoon. Nagaganap na, and they have been consigned. Ibig sabihin, yung mga tao na mga yon, mga demonyo na yon, inilagay na sila doon sa kanilang kinalalagyan at sila ay nagdurusa na. Kahit hindi pa dumarating yung final judgment. Final judgment. And then, basahin natin ang Romans chapter 2. Dito na po ako magtatapos. Sapagkat kulang na po tayo sa oras, ay dito na po ako magtatapos sa Romans chapter 2 verse 5. Basahin po natin. And Lord, be willing, ay ituloy natin ang pag-aaral dito sa repentance and judgment. Ang sabi sa Romans chapter 2 verse 5, okay, page 252 ng New Testament. Ngunit ayon, okay, atras tayo ng konti sa verse 3. At inaakala mo ba ito, o tao, na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay at gayon din ang ginagawa mo na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Verse 5. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at nagpapahayag, nagmatuwid na paghuhukom ng Diyos. Yun palang judgment ng Panginoon, ay yung sa final judgment ay igagawad niya yon. Pero ang sabi dito, nagtitipon daw ng puot. Nagtitipon. So ang tao, habang hindi siya nagsisisi, ng tunay na pagsisisi, padagdag ng padagdag, pabigat ng pabigat, ang kanyang mga offense or pagkakasala sa Panginoon. Up to the point, hanggang dumating yung point na parang yung meron kang bangka na nilagyan mo ng isang bato, okay lang. Lagyan mo ng isa pang bato, okay pa rin. Lagay. Hindi mo napapansin yung bangka,
bumababa siya ng bumababa, hanggang umibabaw na yung tubig sa kanya, at pagkapag nagkaroon na ng tubig yon, tuloy-tuloy na yon. Hindi mo na yun, hindi na siya pwedeng ibalik dahil sobrang bigat na nung mga bato eh, sa loob ng bangka. Imposible na siyang mapalutang pa. Imposible na. Yun na yung kanyang final destination. And so, bilang application sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, sana po ay hindi na natin hintayin pa na bumigat ng bumigat ang sentence ng Panginoon sa hindi mo pagsisisi sa iyong kasalanan. Kung pinapatagal mo pa, kung siguro kung kabataan ka, iniisip mo, bata pa naman ako. Mahaba pa ang buhay ko. Eh si mama nga, 70 years old na eh. Buhay pa. Ako pa kaya? Naku kapatid, kay kabataan, huwag niyong isipin yan. Huwag niyong isipin yan. Sana po'y maging wise tayo sa ating pagharap sa Panginoon dito sa mga talatang ating binasa. Tandaan natin, ang palakol ay nandun na sa ugat at maraming puno na ang naputol. Maraming puno na ang kinitil ng Panginoon at sila ay nandun na sa lugar ng pinagdurusahan ng mga masasamang anghel at ng mga di matuwid at hinihintay ang pagdating ng final judgment na kung saan igagawad ng Panginoon ang kabuuan ng kanyang puot. Sana po ay tayo po ay may napulot sa aral natin sa umagang ito. Puputulin na po muna natin ang third and fourth points at i-reserve po natin ito sa susunod po na linggo. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, dakilang Diyos, sa pag-aaral namin ng mga talatang ito ay bagaman hindi po namin ito na natatapos, Panginoon. Ngunit kami po ay umaasa na kayo ay matiyaga at mapagpahinuhod, mapagpasensya sa amin. Nawa, Lord, ay kinapulutan ito ng aral ng bawat isa, Panginoon. Mapagtanto namin na kayo ay Diyos na banal at maghahatol. Ngunit, Panginoon, sinabi mo rin na kung sino man nasa aming Panginoong Hesukristo ay hindi nahahatulan. Kundi ang sino mang na kay Kristo ay inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. O Lord, naway mahabag kayo sa mga wala pa sa aming Panginoong Hesukristo. Makita nila ang kanilang kasalanan, ang gravity nito, O Lord. At loobin nyo na may pagpatuloy namin ang pag-aaral nito, Panginoon, sa susunod na linggo. At habang hindi pa kayo bumabalik, O Diyos, ay dumating sa tunay na pagsisisi ang bawat isa. Ito po aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.